Hi guys, welcome back to my channel. For today's video, may bago na naman akong i-share sa inyo na katangahan. Yes, ang cruel nung word na yon. Pero ito talaga, totoong katangahan na naman to. And ayun, yan pala nasasabihin ko nang pwedeng-pwede nyo akong i-bash dito dahil alam kong kasalanan ko to. Pero actually, hindi ko siya total kasalanan. It's more like an accident. Accident itong nangyari, kaya ayun, bago nyo ako husgahan. Pero pwede nyo akong i-bash. Pero huwag nyo na akong... Ayun, ito na lang. Pakita ko na sa inyo kung ano yung tinutukoy ko. And this one. Ito po ang nangyari sa aking telepono. Yan! May mapa na ang aking telepono. Nagka-instant map siya. Legit. Ayan yung yellow. Sana makita yung yellow part. Ayan. So. Ayun, yung problema ko ngayon. LCD or touchscreen ng aking Huawei Nova 3i. Actually, ito. 5 months pa lang to sa akin. And... hindi ko pa nabayaran yung ika-fifth month ko na hulog para sa phone na to. Tapos, nagkaroon na ako ng problema agad. Actually, magbabayad pa lang dapat ako. Kaso, nung, ayun, siguro nung 20, nahulog na siya. Tapos, 21, dapat ako magbabayad. Kasi by 22, aalis ako, pupunta ako ng Legazpi. Kaso, ayun na nga, nahulog na siya nung 20 pa lang. So, as you can see, itong gamit ko. Ito yung candy case na mabibili mo sa Shopee. Tapos, wala akong tempered glass or screen protector, kaya ang pinaka naapektuhan agad ay yung screen. Yun yung kamalian ko, guys. Hindi ako agad bumili ng screen protector at ng tempered glass or ng case. Actually, ang ginagamit kong case is camouflage case because it is a shockproof. So, yung mga nabibili ko before, shockproof talaga siya. Ang kaso, hindi kasi ako agad nakabili ng shockproof na case tapos ng tempered glass. Ang katotohanan yan, bibili pa lang dapat ako kaso nauna nang mabasag yung cellphone ko kaysa sa pagbili ko ng shockproof. Kaya... eh, na yung nangyari. Basag na siya, guys. So, ayan dyan yung picture ng aking telepono. So, yun. Yung binagsakan niya kasi, bali dalawa. Nakalagay siya sa photocopy machine. Nandito siya. Nakalagay siya dyan. Tapos, yung naiaangat na ano, na photocopy machine. Maliit lang yung photocopy machine. Pero, yun, naiaangat siya. Tapos, sabi ko, ligay ko siya dito sa ibabaw ng photocopy machine. Sabi ko, titingnan ko yung toner kasi may problema yung toner nung araw na yun. Tapos, nung inangat ko siya, may nahulog. Sabi ko, shit. Telepono ko, yung nahulog. Nung tinignan ko siya, girl, ginanan ko agad yung kamay ko kasi iniisip ko, baka naman ano lang, baka alikabok lang, baka gasgas lang. Pero nung pag ganun ko, may sumakit bigla. Tapos yung nakita ko, may salugsog. I mean, merong part ng screen na napasok sa kamay ko. Ibig sabihin, ayun, screen yung nadali. So, eto, as you can see, hindi pala, hindi nyo gano'ng makikita, pero yung part na yan, ayan, talagang wala na yung, ano, wala na yung salamin, crack talaga yan. Tapos, eto, dalawa yung crack na malaki. Ayan o. Yan yung crack ng telepono ko ngayon. Nagkaroon siya ng instant map na maraming sanga. Tinawag ko na to agad nung hapon sa ate ko kasi sa kanya nakapangalan yung home credit ko. Tapos, tinawag ko na rin to sa service center ng Huawei. And ang sabi ng ate ko, kasi una siyang tumawag, 4 to 5,000 daw sa Manila. Kung LCD yung problema, sabi ko, laki, hindi pa ako nagbabayad ng pang 5th month ko, tapos meron na ako agad kailangan bayaran ng 4,000 to 5,000. E nung araw na yun, nang problema pa ako ng pang exam ko sa Legazpi, pang gastos, pang tulugan, ganun. Sabi ko, grabe, grabe, yung daming kamalasan, as in, wala na ako nagawa. So, I have to save money kay para pangbayad sa pang 5th month. So, yun, sabi ko, kailangan ko mag-save ng pera pangbayad sa 5th month, pang pamasahe at pangkain sa Legazpi at pang-ayos ng phone. Pero bago pang-ayos ng phone yung itabi ko, kailangan akong magtabi ng pamasahe papunta ng Manila. Kasi wala dito sa Bicol na mapapaayosan ito. Ipapadala din siya sa Manila. So, didiretso na ako sa Manila. And sabi ko, ngayong April na lang ako pupunta ng Manila at kailangan kong ipaayos doon. So, sabi ko nga sa inyo, pupunta ako na Legazpi the next day, ganun. So, nung pumunta ako na Legazpi, since merong SM sa Legazpi, meron din dong Huawei. And pinakita ko sa kanila, kunento ko yung nangyari, sinabi ko yung nangyari. And tinanong nila sa akin kung natatouch pa naman daw ba yung LCD. Sabi ko, okay pa naman yung LCD, yung screen lang talaga yung problema. Sabi sa akin doon, pwede daw mas mababa pa yung maging babayaran ko pag pinaayos ko to sa Huawei mismo. Kasi screen lang naman daw, hindi naman daw LCD. So, ayun, nagkaroon ako ng pag-asa na sana mas mababa pa yung babayaran. Hindi ko siya ipapaayos sa labas kasi... yung parts, hindi ko sigurado kung original pa or parang replacement na lang. Ganun. Oo, replacement siya kasi ito na nga, nasira nga yung original. Pero, mas gusto ng ate ko na ipaayos sa Huawei mismo kasi better, tawag dito, mas okay nang magbayad ng mahal at sure yung gamit kaysa naman sa labas ako bumili. Guys, hindi ko
isa-suggest na bumili kayo sa labas ng Huawei ng mga parts na to. Kasi ikaw, kung ikaw mismo na sarili mong phone, sarili mong pera yung ginamit mo pang bilhin nito, sarili mong pera yung pangpapaayos mo, syempre, mas gugustuhin mo dun sa worth it at saka dun sa sigurado kang magagamit mo man ng matagal. Kasi hindi ka magsasettle for less, ganun. Kasi ikaw yung gagamit eh, ikaw yung kukonsume mo. So, kailangan mong bumili ng the best for your phone para na rin sa sarili mo mismo, para maging convenient siya pag ginamit mo. So, ayun. Another fact, siguro isang katotohanan na kailangan talaga natin gumamit ng mga tempered glass at ng mga cases na mapaprotektahan yung ating telepono. Kaya guys, kung bibili kayo ng case, huwag na kayong bumili ng case na ganito, kalambot or ganito kanipis na hindi naman mapaprotektahan ng inyong cellphone. Oo, protektado sa gas-gas kung ilapag nyo sa kung saan-saan, pero hindi siya protektado once na malaglag siya. So, doon na kayo sa dual purpose. Protected yung screen at protected yung cellphone ninyo sa mga laglag, ganun. Ako nga sabi ko sa inyo personally, ang gusto ko yung mga camouflage na shockproof case. Kaso, naunahan na nga kasi na malaglag kaysa makabili ng case. Tapos, ganun. Bumili na rin kayo ng mga tempered glass and ng pwede din screen protector kung hindi kayo sanay sa tempered glass. As yun. Mas maigi na yung bumili ng tempered glass at ng case kaysa gumastos para mapalitan yung screen or LCD ng inyong cellphone. So, yun, guys. Hindi safe na ihulog ang Huawei phone kasi nga, yung edge nito, alam nyo naman, ganyan na yung edge niya. Hindi pa-curve na yung edge niya, hindi na siya pa-square na tipong safe ang iyong phone. So, ayun, ingatan nyo yung mga cellphone nyo na lalo na sa may mga edge, lalo na sa mga pa-curve yung edge ng inyong phone. And then, bumili na kayo ng tempered glass at ng shockproof cases. Now, huwag nyo nang gayahin yung katangahan ko with this phone. Huwag nyo nang hayaang gumastos kayo ng malaki para sa inyong telepono. Anyway, yun. Pwede nyo akong i-bash sa video na to. Kayo nang bahala. Okay lang naman yan. Natatanggap mo yan. And yun lang, guys. Yun lang. Pupunta ako naman nila para paayos to. And sana mapaayos ko siya. Yun lang, guys, for this video. Do not forget to subscribe to my channel. Click the bell button below para ma-notify ka in case na mag-upload ako ng bagong video. And follow me on all my social media handles. Yun lang, guys. Bye. See you on my next one.